Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Rugby Boy kung saan mga kabakal, itong si Rugby Boy ay inamin niya na siya daw yung dahilan kaya siya natalo. At hindi daw dapat sisihin si Coach G. Bote dahil hindi naman daw nagkulang ng pangaral, ng advice sa kanya si Coach G. Bote sa pagte-training. Talaga nga lang daw na matigas ang ulo niya at hindi niya raw sineryoso yung training niya. Naging pasaway daw siya at naging kumpiyansa. So gawa natin mga kabakal ng reaksyon itong sinabi ni Rugby Boy. Pero kung gusto niyo pong mapanood ang full video, pupunta lang po kayo sa kanyang YouTube channel, Rugby Boy TV. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Opo, guys, pasensya na po sa inyong lahat ha. Kasi natalo ako. Di ko alam eh, but ano yung nangyari sa akin. Ang dami ko lang napagod. Pero ang galing yung height ano nila. Kaitin agad eh. Hi! So mga kabakal, yan po yung ano asawa ni Rugby Boy at magiging ama na po ngayon si Rugby Boy dahil buntis po yung kanyang asawa. Ito po, ito po yung boob ko. Pero, yeah. Tanggap ko naman natalo ako. At saka, why ko kung magaling talaga ko. Deserve niya yon na nanalo siya. Pero hindi pa naman nauli ang lahat. Hindi pa. At least, at least ano, at least, ano, with, diniginawa natin yung lahat, no, di ba? Kung mapapansin niyo mga kabakal, talagang malungkot pa rin itong si Rugby Boy kasi hinahirapan pa rin siyang magsalita kapag naiisip niya yung natalo siya. So nakakalungkot talaga. At saka, kulang talaga sa training. Well, tanggap ko naman kasi ano eh, yung bang paano nang kumpiyansa lang ako ba? Yung bang ano lang ako nung ang ginawa ko kasi sa training ko is parang wala kasi yung laban ko una tapos second round so sa pangalawang round madali lang kaya siguro para sa akin yung sabi ko easy lang to parang ganun kaya inano ko yung bug ni inano ko yung ano pangalan din din binabaliwala ko lang yung ano niya. So yun naman pala mga kabakal, aminado itong si Rugby Boy na dahil nga yung unang laban niya sa URC, sinanakalaban niya si Sherwin Niro, napakabilis. At nung nakalaban niya rin itong si Redman sa pangalawang laban niya sa Bernacle ay napakabilis din. Kaya aminado si Rugby Boy na talagang naging kumpiyansa siya na naisip niya na hindi na nga niya kailangan mag-training ng sobrang hirap dahil nga madali yung mga naging laban niya. At aminado naman mga kabakal si Rugby Boy at yun nga, hindi pa naman daw huli ang lahat kasi meron pa mga sunod na laban itong si Rugby Boy. Yung skill niya. Oo, nakala ko kaya ko. Kaya ko na sa ganun lang walang training na masyado. So kaya yun. Wala naman dapat sisihin kasi lahat ng mga trainer ko, sinasabi yan ako parati, pag-training ka, training ka na, tapos lagi lang ako nag-cheat na, oh coach, pero hindi pala. So, ako yung may problema, hindi sila. Ako yun, pasaway ako eh. Kaya, good for me. Ano ko yun, hindi pa naman huli ang lahat, pwede pa naman akong lumaban, di ba? Pwede pa akong lumaban, pwede pa siyang ma-rematch soon. Congrats sa kanya. At saka, deserve niya ngayon. At saka, sunod, ibibigay ko na talaga. Dapat talaga na training. Payag naman si Waybo ko, sinabi niya. Oo. Wawa ko. Sabi boy, balik ka, mas malakas pa. Opo, pero kaya nga, nagpapasalamat po ako at saka sorry po sa inyong lahat sa mga nadismay ako na natalo tayo. I'm sorry po. Masakit sa akin. Iyak ako kapag. Pero tanggap ko. Tanggap ko po.
Salamat sa inyo lahat. Ha. Tsaka, yun, salamat po ako sa trainer ko, sa nag-aalaga sa akin. Sila lahat. Marami, walang, ang mali talaga ako. Wala. Puro lahat. Yung trainer ko, dun sa Legal Akamao, dun sa dito. Lagi nila akong sinasabihan, lalo na si Quadrualas, lagi niya akong sinasabihan, training ka, pero wala. Wala pa rin. So, nagsasabi rin naman pala sa kanya, mga kabakal, yung kanyang kaibigan na si Quadrualas na mag-training. At sadly nga talaga, naging matigas ang ulo nitong si Rugby Boy at yun ang naging resulta. So, wala pong nagkulang sa kanya ng pagpapaalala at ng training, siya lang talaga yung nag-cheat daw lagi. Avocado na ako. Ay, si Coach Tatang, dito pala. Dear, tawag anon mo. Wait lang guys ha. At saka yung baby, nagpa-check up kami. May baby na ako. So yun mga kabakal, nakita nyo naman na nangihinayang din itong si Rugby Boy dahil natalo siya. At even siya aminado na hindi naman talaga nagkulang ng pangaral yung mga coach niya. Na ngayon ay nababash at nasasabihan ng mga hindi maganda dahil syempre nga naman yung mga coach niya, patulad ni Coach G, yung coach ni Rugby Boy, at syempre talagang masisisi talaga yung mga coach na humandle sa kanya para sa training niya laban kay Allen Bicoco. Pero there you go mga kabakal, nakita nyo naman na tanggap ni Rugby Boy yung kanyang pagkatalo, at kung meron man dapat sisihin ay siya daw yun, at bounce back lang daw, at pagbalik niya mas malakas siya at gusto rin niyang ng rematch. Narinig nyo naman sa kanya mga kabakal na gusto niya ng rematch, at pumayag naman daw si Allen Bicoco na makipag-rematch sa kanya. Ang tanong na lang ay sino nga kaya ang sunod na makakalaban ni Rugby Boy after niyang magpagaling? Kasi tingin ko, makakailangan si Rugby Boy na siguro mga 2 to 3 months na pahinga bago uli makalaban. Sino nga kaya ang ilalaban sa kanya? At sino nga kaya ang ilalaban kay Allen Bicoco bago uli magharap or magkaroon ng rematch itong si Rugby Boy at si Allen Bicoco? Ganun pa man, sana ay mabilis gumaling itong si Rugby Boy, at sana pagbalik niya sa URCC at lumaban uli siya ng bare knuckle ay mas magaling na siya, mas malakas na siya, at mas nag-improve na itong si Rugby Boy para makakita tayo ng magandang laban na pinakita niya nung kanyang unang laban at pangalawang laban. Ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Gusto ko marinig, i-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.